God in the highest.
a reading from the book of Deuteronomy. Moses told the people, "Now, Israel, hear the statutes and decrees which I am teaching you to observe, that you may live, and may enter in and take possession of the land which the Lord, the God of your fathers, is giving you. In your observance of the commandments of the Lord your God, which I enjoin upon you, you shall not add to what I command you, nor subtract from you. Observe them carefully, for thus will you give evidence of your wisdom and intelligence to the nations, who will hear of all these statutes and say, 'This great nation is truly a wise and intelligent people.' For what great nation is there that is God so close to it as the Lord our God is to us whenever we call upon Him? Or what great nation has statutes and decrees that are as just as this whole law which I am setting before you today?" The word of the Lord. Thanks be to God. A reading from the letter of St. James. Dearest brothers and sisters, all good giving and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no alteration or shadow caused by change. He willed to give us birth by the word of truth, that
and is able to save your souls. Be doers of the word and not hearers only, deluding yourselves. Religion thus is pure and undefiled before God, and the Father is pleased to care for orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained by the word. The word of the Lord. The word of the Lord. Be to God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord.
hypocrites. Sa Tagalog translation ng ating pastor na binasa natin para po sa araw dito, sa banal na misa, hindi po binanggit yung salitang hipokrito. Ang inamin na salita ay mapapailmabaw. Pero tumutukoy pa rin po sa isang kahulugan. Sa English translation natin, ang inamin ay hipokrito. Inatawag ni Jesus sa mga para sa iyo at mga iskriba. Hypocrites. Yung mong salitang hipokrito ay nagkaroon sa salitang Griego. Hypocritus. Hypocrites. Na ang ibig sabihin ay stage actor. Well, nung panahon naman ngayon sa wala pa naman talaga ang screen actor. Talagang yun lang ang mga tawagin natin ng mga actors sa theater. Bahagi yun ang usari ng mga dami. Pero Christian, ibig sabihin, artista. Dumagal ang alam ng isang tungkulin na hinahatol sa kanila. Hindi talaga yun sila. Yun ay dumagal ang ano yung pinahayos ko ng pagpasa na binigyan ko sa inyo
Sundin ninyo ito. Sabagat dito kayo magiging ganap at ito yung maling kabayo mo habang kayo ay maglalakbay patungo sa lupang pangako. Kayo ay pupurihin ang mga tao sa mga tayo sa bansa na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sumusunod kayo sa batas kung saan po utos. Hindi yung mga utos na itinayag ng mga iskriwa at ng mga pariseo. So yun yung una, pag-iwas sa kasalanan ang dapat pagbigyan ng pansin. Pangalawa, ay yung ipinahayag ko sa ating salmong responsoryo, sa salmong responsoryo natin, ay ano sa akin ay tawa, because justice, believe in the presence of the Lord. So yung pahalagahan ng katarungan, ang ipinahayag ko sa ikalawang pagbasa sa aklat ni Santiago, dapat naman natin ang sulat ni Santiago, ay pananampalataya at gawa. Hindi pwedeng mapaliwala yun. Hindi lang daw tayo pwedeng nakikinig ng salita ng Diyos. Kinakailangan na tayo gumagawa ng salita ng Diyos. We are not only hearers, but knowers of the Word of God. Pinapractice natin yung salita ng Diyos. Kaya anong sabi yung ni Santiago sa ikalawang magbasa? Ay yung patuloy na pagtulong. Kaya po napakamalaman po sa akin ang kahalagahan ng bawang kawal. Alam na naman sa akin. Dalawa po yung pinanggit dito. Sa mga orpa, sa mga kumila, at sa mga palo. Dito. So, bago yung mga sa akin, ito yung panayang sinasabi na ito, ito yung pinakailangan natin bigyan ng din. Kasi baka may basal track tayo, may side track tayo, tulad ng mga pagsaya ng mga iskriba, na akala nila ang pinanakita ng dapat na bigyan ng pahalag ng kapalag ay ang paghugas ng kamay para iwasan ang kasunan. Hindi. Ang sabi ng Jesus ay ito, huwag kayong gagawa na magtulog sa inyo ng pagkakasala at tumulong kayo sa masakit para po sa akin ang tawagin mga hipokrito. Pero ito yung panay na po sa inyo kung namin nalimutan na dito natin bigyan ng higit na pagtutok ang pag-iwas sa lahat ng pagkakasala. Kaya nga po, bahagi yun ang pagkataon, itinuturo din sa atin ang pananampalataya natin na ibinigay sa atin na ating Panginoon sa Kristo yung biyaya ng sakramento ng binyag. Next year, ikalagaw ng Santo Papa ang taon na our year of mercy. Nawa po natin kalimutan na isa sa mga pinapadalo niya ay sa pamagitan ng sakramento ng pag-umpisa o pag-ipagkasalo. Para tuloy na lang paglabanan natin ang muli ng pagkakasala sa pagkakasala ng ating kahinaan ay huwag natin kalimutan na pakinabangan din ang sakramento ng pag-umpisa. Itulong natin sa harapan ng pagkakabal. Tulungan natin ang bawat isa. Ipanalangin natin at ibigin natin ang tulong ng Diyos. At isa na ako sa ibigay sa atin ay ang sakramento ng pagkakasundo. Hayaan ang tapusin ko ito. Sa pamagitan ko ng isang tanong, ng isang kwento. Mayroon pong isang nagtayo ng nightclub sa harapan ng isang simbahan. So, siyempre, yung mga taong simbahan, nagagod. Ayaw nila, ayaw nila ba nila? Nagdasal sila na huwag matuloy yung
tumitap ng malakas, tinamaan ng simbahan ng Diyos, tinamaan ng nightclub sa tabi ng simbahan. Ngayon ay sabi ng may-ari ng nightclub, sasampahan ko kayo ng kaso. Bakit? Sa yung sampa ay pinigay niya ng kaso ay sinabi niya na gawa ng inyong pangalaki ay nasunog ang aking nightclub. Yun namang taga yung mga taga-sumpahan, yung mga mananampalataya na sinampahan ng kaso ay pumunta sa isang lawyer at nag patuloy kung paano nila mapagalawan ang sinampahan ng kaso. At nagagawa nila ang kanilang pinangawala ay yung mga gusto na ano, intercessory prayer has no desired effect. In short, ang kanilang depensa ay ang panalangin ay walang kapangyarihan. Sabi ngayon ng judge na tumanggap ng kaso, sabi niya ay, ako yung nahihirapan sa kaso ko kasi narito yung isang hari ng nightclub na naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin at narito yung mga tao simbahan na nagsasabi walang kapangyarihan ang panalangin para itong nightclub na ito ay masunod. Kumisa lang tayo ito, okay? Samahan lang tayo ng kaso, magpapago tayo. Kumisa lang kung tayo ay naharap sa isang malinding pagsubok, kumisa ay hindi na tayo naging tapat. Tayo ay kumisa na naging mga hipokrito at hipokrita. Hindi. Ang pagkaya ng ibigay sa atin ng Panginoong Kapag ay manatiling wakas, manatiling tapat hanggang wakas. Lalo-lalo na sa pagkaya ng ibigay ni Jesus, ang patuloy na paglaban sa anumanguri ng pagkakasala at ang pagkawagawa lalo-lalo na sa mga murida at I believe in one God, the Father, the Almighty, Maker of heaven and earth, of all things which is born and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father, before all ages, died from God. Thank you.
Let us call on our Father to purify our hearts, so that our faith may be sincere, and that may be offering fitting worship, humbly but confidently, we pray. Open our hearts, O Lord. Open our hearts, O Lord. May the Church, through her spiritual leaders, continue to flourish and grow many believers to the peace of God's kingdom, we pray. Open our hearts, O Lord. May government leaders respect the dignity of their constituents and interpret the law not according to the letter, but also to the spirit, we pray. Open our hearts, O Lord. May the Lord deliver us from the threats of deadly diseases, the terrors of wars and conflicts, and the evils of graft and corruption, we pray. Open our hearts, O Lord. May consecrated persons never use religious observance to belittle or condemn others, we pray. Open our hearts, O Lord. May we look at Sunday Mass not only as a religious tradition to be cherished, but also as a sacrament of God's presence, drawing us to respond in heart and mind, we pray. Open our hearts, O Lord. Merciful Father, hear the prayers of the people. We strive to honor you not only with our lips, but with deeds of faithful love in our daily lives. Give us your grace always. Through Christ our Lord. Thank you.
That one.